ang aking kwento ay tungkol kay Atok Manok. Atok Manok. Habang nakikipag-agawan ang liwanag ng araw sa buwan, nakikipag-unahan namang tumilaok sa Atok Manok. Gayong mas maaga pa sa normal niyang gising, nagulat ang lahat sa tilaok ni Atok Manok mula sa pagkakahimbing. Tila hindi ata alam ang magandang balita ni Atok Manok. Parang nagalit at sumama ang loob nila Ising Matsing, Mario Cabayo, Bing Kambing, at Rada Daga na naging dahilan ng pagkalungkot ni Atok Manok. Maluhaluhang bumalik si Atok Manok sa punong ginawang kanlungan. At nagsimula na siyang maawa sa kanyang sarili, tumalon sa kinatatayuan, kip-kip ang kanyang pakpak, at nakayuko, at iiyak na. Habang paakyat si Atok Manok sa tuktok ng bundok, natanaw niya ang makukulay na bandiritas. Nagpatuloy siya sa pag-akyat sa tuktok ng bundok. Pagod na siya nang makarinig siya ng masasayang sigawan at nakatanggap siya ng mahigpit na yakap. Binati siya ni Bing Kambing ng maligayang kaarawan. Nasorpresa si Atok Manok. Habang isinayaw naman siya ni Mario Cabayo, habang inikutan siya ni Ising Matsing, nang narinig niya ang ng bati ng kanyang mahal na ina, maligayang bati sa mahal kong anak, sambit ng kanyang ina. Nagyakap sila habang nasa likuran niya ang kanyang mahal na ama na inaabot ang kanyang bagong regalong sinturon. Maya-maya pa ay nagsayawan na sila at masayang-masaya si Atok Manok. Dito nagwawakas ang kwento ni Atok Manok. Maraming salamat po.